Hello everyone, my name is Gerlie, your friendly woman in tech. And today I'm gonna talk about the question of so many of you guys. Ano po ba ang mas magandang course? Is it BSIT or BScomSci? Alright guys, actually this is something that I was very hesitant to talk about kasi two things. I have two reasons. Number one is because kahit ano naman eh, mapa IT man yan or ComSci, okay lang. Possible pa rin na maging software engineer or computer programmer if you really want to. And the second reason is because medyo big deal to guys eh. It's a decision that you'll have to make and your future will depend on your decisions. It's your decision and I don't want to be the cause of your regrets if ever na hindi man naging okay ang results nito. I created this video just to share my thoughts and to give you some ideas kung ano yung mga things that you might want to consider when making your decision. Actually, ang unang-unang iisipin nyo guys is kung ano ba talaga yung gusto nyong mangyari in the future. And this is very important guys. You need to know yourself. You need to know what you want. To the point na ngayon pa lang, alam mo na, nai-imagine mo na na magiging masaya ka sa gagawin mo in the future. Kasi sa field ng IT, it's not easy. Sabihin man natin na, sige, sa lahat naman eh, hindi lang naman sa field ng IT, talagang merong part na mahirap. Pero, real talk tayo dito guys. Hindi lahat ng tao nagsasucceed dito sa field na to. Maraming nag-fail, merong mga nag-shift. Bandang second year pa lang, nahirapan nag-shift ng ibang course. Pagka-graduate, nahirapan mag-apply, nahirapan sa trabaho, lumipat na lang ng ibang work, iniwan na yung IT. So, hindi talaga madali. So, as early as now, kailangan mong ma-discover kung magiging masaya ka ba in the future kahit alam mong mahirap. Kasi, ang isang bagay kahit alam mong mahirap gawin, kung nandun yung happiness, kung alam mong gustong-gusto mo yung ginagawa mo, kahit alam mong mahirap, natatapos mo eh, na-achieve mo. Kahit sa career man yan, or sa buhay, or sa nililigawan mo. So, dalawang choices, and dalawang scenario yung naisip ko dito eh. Number one is, sure ka na IT-related yung trabaho mo in the future, pero open ka sa lahat ng work. Mapa IT infrastructure man yan, IT support, network administration, system administration, or kahit computer assembly, computer troubleshooting, anything under IT department, okay lang sa'yo. Then, if that's the case, you can take IT. Or, yung computer engineering is another choice. Kaya lang, in my own opinion, sayang yung 1 year. Kasi BSIT, you can take it in 4 years. Pero, computer engineering, most of the schools, 5 years yan eh. So, para sa akin, BSIT is okay. Kung gusto mo talagang maging generalist. And second scenario is, gusto mo talaga na maging isang computer programmer or software engineer. As in, yun talaga yung gusto mong gawin. As in, dream mo talaga na makapag-create or makapag-develop ng isang application. May it be mobile application, web application, or desktop application. Yun talaga yung gusto mong gawin sa part ng coding, sa part ng engineering within software development. So, if that's the case, then para sa akin, if I were you, I would take computer science. And I will elaborate it later on in this video. So guys, since kakabalik ko lang and I was gone for almost 6 months and dun sa last na video natin, we had a giveaway na hindi ko rin naituloy or hindi ko rin na-draw. So ngayon, i-draw ko siya. And thanks for leaving your comments guys and for joining this raffle or giveaway. And hindi ko masyadong napag-isipan din yung mechanics noon and this is my first time. Hopefully, we could do more of this for bigger prizes also. And paki-hit naman yung like button natin dyan. By the way guys, meron na rin palang nag-discuss nitong ganitong topic as a college course ng mga software engineers. And kung interested kayo sa thoughts nila, you can check out si Mark of Dev Avenue and si Miles Quaresma. So, idodraw na natin yung raffle. Dito, naka-share screen ako. Promise, one take lang to. So, ito na yung mga names ng mga nag-comments. So, nilagay ko na sila lahat dito. Ayan. And,
ika-copy ko lahat to at ipipaste ko sa isang random picker online. Which is, ito yung napili ko na pinaka-okay. Then, ipipaste ko sila lahat dito. Yan. Spinning. And, yan. So, congratulations to Suwo Eriko. Ikaw po yung nanalo. Pakicontact ako sa Instagram or sa Facebook for verification and for the details. Thank you. Congratulations. So, aside from knowing what you really, really want, there are other things that you might need to consider. And I highly suggest that you do your own research. But to help you on that, I will give you some ideas kung ano ba yung mga things that you might want to consider also when doing your research. First one is school choices. Siyempre, isa to sa pag-iisipan mo kung saan mo ba gustong mag-stay. Do you want to stay in province or do you want to stay in Metro Manila or abroad? Ikaw, bahala. Then, once na napag-isipan mo na kung saan mo gustong mag-stay, you need to list down yung mga schools around that area. And then, try mo mag-research about dun sa schools na yon. May mga makikita ka namang mga feedback sa online eh, kung okay ba yung school na yan in the field of IT. Meron kasing mga schools na talagang specialize sila sa infotech. Although, there are other schools na nag-offer man sila ng course na IT, pero hindi talaga yun yung specialization nila. So, if I were you, I would study in school na specialized talaga nila yung information technology. So, try nyo hanapin yan sa lugar na yon. But, pag nag-a-apply ka sa companies, it doesn't matter kung anong school ka nang galing. I think ang mas important sa kanila is yung ma-prove mo sa kanila yung skills mo or yung capability mo to think logically. Kasi, may evaluation naman yan eh. Pag once na nag-apply ka na, meron silang evaluation process and dun pa lang, kahit logical exam lang yan, mapapatunayan naman nila na kaya mo talagang mag-work doon as software engineer. Then, kailangan mong tingnan yung prerequisites ng school na yon for that specific course. May it be IT or ComSci. Kasi sa mga schools, minsan may mga requirements na kailangan yung average mo nung high school or nung senior high. Na-reach mo talaga yung certain percentage na kailangan for that course. And second consideration is yung curriculum sheet. So, try nyo yung tingnan dun sa website nila or kung pwede kayong manghingi ng printed sheet ng syllabus nila for both BSIT and BSComSci. Then, try nyo yung i-compare kung alin man yung course na mas sufficient yung subject para dun sa target job nyo, kung ano man yung gusto nyo maging career in the future. So, let's say, software engineering, try nyong i-compare alin yung mga subjects na mas related sa software engineering. And kung alin yung course na mas konti yung subjects na hindi naman super necessary for that target job. Then third consideration is yung job targets. Try to look at the websites of the schools kung meron doon nakalagay sa course description nila kung ano yung mga job targets after finishing the course. Let's say, for example, dito sa website ni PUP, nakalagay dito yung para sa BSIT, ito yung mga possible jobs after finishing this course. Para sa BSComSci, ito yung mga possible jobs after finishing this course. So, dito pa lang malalaman mo na kung ano yung mas okay na course para dun sa target na job mo. And then, fourth consideration that I can give is jobs available. So, ngayon pa lang tingnan nyo na sa mga jobs na available sa internet, tingnan nyo na kaagad, like for example, sa mga job portals, sa JobStreet, sa MonsterDB, sa Indeed. Try nyo mag-research na kaagad ng mga keywords like kung gusto mong programmer, software engineer, yan, yung mga keywords. Web developers, applications developer, Java developer, PHP developer, anything na gusto mong i-research na job. Lalabas naman doon yung mga qualifications for that job and then magkakaroon ka na ng idea kung ano yung mga courses na applicable para dun sa job na yon. Usually, IT-related ng course lang naman yung nakalagay doon. Pero, try mo rin tingnan, baka meron namang mga ibang specific na course
na sinasabi kung dapat ba BSIT ka or BSCS. So, tingnan nyo na lang dyan. And the fifth consideration that I want to give is challenges. So, ano yung challenges na kaya mong i-take? Lagi mong i-consider kung ano yung mas realistic sa'yo, kung ano yung mas realistic na alam mong kaya mong i-take na challenges. Pero, it's always good to try harder and go beyond your limits. Kumbaga, baka mamaya pinanghihinayang ka na lang pala ng loob eh. Kinukumpara mo yung sarili mo sa ibang tao, which is iniisip mo na mas magaling sa'yo. So, mangyayari niyan, sa pagkukumpara mo sa ibang tao, baka mamaya iniisip mo na ito lang pala yung kaya kong i-take kasi si ganito, ganyan lang eh. So, it will lead you to think na ganito lang yung kaya mong gawin, ganito lang yung kaya mong i-take. Pero kung tinry mo pala ng harder, ito pala yung kaya mong gawin or ma-achieve. So, it's always good to try harder. Ito, hindi ako super sure dito, pero according to my colleagues, mga former office mates, mga friends, and mga office mates ko ngayon, sabi nila ang BSCS is more challenging than BSIT. One example na sinabi sa akin ng isang friend is, dun sa school na pinasukan niya, ang BSCS nila is focused on mobile apps development. Yung BSIT nila, pwede silang gumawa ng web application sa thesis nila, pero dun daw sa BSCS nila, hindi daw allowed yon web application. So, nakafocus talaga sila sa mobile apps. So, I think isa yun sa mga kailangan yung i-research sa school na papasukan nyo. Kung ano ba yung possible na allowed na thesis para ipagawa sa inyo, ano yung mga elective subjects, and ano yung mga subjects for the two courses and compare the two. Actually, the reason why I added this as one option is because pwede kasing maging way mo lang to get an IT-related degree is to take an easy path. Kasi it's a requirement dito sa mga software engineering jobs dito sa Philippines na dapat graduate ka ng IT-related course. Well, not necessarily required, pero almost always. So, going back kung bakit ko sinabi na mas inclined ako sa BS Computer Science as compared to BSIT when it comes to software engineering career is because I was basing it sa isang curriculum sheet ng isang school wherein yung subjects nila are more inclined dun sa requirements para dun sa job. Kumbaga, ito talaga yung focus ng course. Nandito yung lahat ng mga importanteng subjects that would help you to develop your skills. Like for example, if you will have more subjects like mathematics or data structures, algorithms, logic. Like if you have more problem solving, even yung physics study would also help. And most importantly, mas marami yung subjects that are related to computer programming. So, very important yung mga subjects na yan in honing your logical thinking. That's why, if ever na tingin mo kaya mo naman, even if it's more challenging, then as I said, I'm more inclined in this course. But still, it's your own decision and nakadepende yun sa gagawin yung research. Don't take it just because I told you so. Take it because pinag-aralan nyo talaga kung alin yung better choice. So, ayun lang. I hope it helped. And kung meron pa kayong mga questions, just let me know. Comment down below. And sana meron na rin tayong team auto-like, no? Share it sa mga classmates nyo. Share it sa mga friends nyo kung meron mga nangangailangan ng ganitong thoughts. As always, thank you for watching, guys. And I'll see you on the next video. Bye!